Magandang araw muli sa inyong lahat. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Please like and subscribe to our channel. At ngayon, nais ko pong sagutin itong tanong po ni Felix Robles. Basahin po natin. Hanapin natin yung pangalan na ipinakilala ng Panginoong Hesus na sinabi niya sa Juan 17:26. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. So basahin po natin muli itong kanyang ibinigay na tanong na kung saan ay mabigyan po natin ng paglilinaw yung kanyang itinatanong dito po sa talata na kanyang ibinigay. Basahin muli natin sa tamang version. Juan 17:26, ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipakikilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapasa kanila at ako naman ay mapasa kanila. So dito malinaw po na kung saan ay may mag-amang ipinapakilala ang anak at yung ama naman ipinakikilala ang anak. So vice versa po, ipinakikilala ng anak ang kanyang ama, ganun din ang ama ipinakikilala ang kanyang anak. So, yun ba ang inyong itinatanong? Kasi po, ang gusto niyo pong mahanap sa kasulatan, pangalan na ipakilala ng Panginoong Hesus. Ibabasin natin dito sa 17:26. Ano ba ang tawag ng Panginoong Hesus doon sa kanyang ama? Ama rin po ba ang kanyang itatawag o may sariling pangalan ba? Iyan ang dapat natin maunawaan. Ano po? Kasi dapat natin makilala yung nagsugo sa kanya. Yung makapangyarihan sa lahat. Ano ang pangalan niya? Di ba? So ngayon, babalikan natin dito sa tanong mo, ang sagot nasa 25. Doon sa verse 25, balikan natin. Ano ho? Basahin natin yung 25. Pabalik po ang basa. So punta po tayo ng i-adjust pa natin, mas maganda siguro sa 24, ano? Bago basahin natin ang 25 hanggang 26. Para makita natin yung sinasabi mo na ipakikilala ng ating Panginoong Kristo, puntahan natin yung verse 24. Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. So ngayon, bago tayo magpatuloy sa pagbabasa, napansin po ba ninyo yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ang tawag dun sa nagsugo sa kanya, Ama. Pwede bang iyon ang itawag na pangalan? Ama. Minsan malilito kayo. Ano ba ang itatawag natin doon sa makapangyarihan sa lahat? Pero kung susundin natin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pananalita, ang tawag niya doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Ama. Nakita po ninyo? Tuloy natin sa verse 25. Amang makatarungan, kahit hindi ka nakikilala ng mga taong makamundo, nakikilala naman kita. At alam naman ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. So ito nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo, Ama ang tawag sa kanya. Wala pong ibinigay ang ating Panginoong Hesukristo na ibang pangalan maliban doon sa salitang Ama. Kahit po tayo maghanap sa aklat ng Genesis, sa aklat ni Moises, di ba limang aklat yon? Genesis, Exodus, Leviticus, Bilang at Deuteronomy. Kung papasin natin doon sa limang aklat ng isinulat po ni Moises, makikita natin doon, Panginoong Diyos, di ba? Makapangyarihan. Pero, madedetermine natin yung Diyos na makapangyarihan, ang tawag ng ating Panginoong Kristo ay Ama. Di ba? Kaya sinasabi po dito sa binigay mong talata, kung itutuloy po natin sa verse 26, ipinakilala kita sa kanila at patuloy kitang ipakikilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapasa kanila at ako naman ay mapasa kanila.
Nakita po ninyo, Ama ang itatawag. Bagin tayo. Kung gusto nating rumespeto at gumalang doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papaanong ang tawag ng ating Panesucristo ay Ama, di Ama rin po ang ating itatawag. Kasi nabanggit din sa kasulatan na tayo po yung magkakapatid. Samantalang ang ating Panesucristo dinutukoy na panganay sa magkakapatid. Basahin nga natin yun para makita natin yung tamang diwa. Ano po? Ito yung talata. Basahin natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, Roma 8:29. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So, ibig sabihin, kung ang ating Panesucristo ang susundin natin, kung siya ay ituturing nating kapatid at panganay sa ating magkakapatid, kung tayo mananampalataya at tagasunod ni Kristo, ano po? At matatawag tayong anak ng Diyos. Kasi si Kristo po ay sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kung ganun din po tayo, ay di matatawag tayo magkakapatid. Amen po ba? Kaya, dito natin madedetermine kung ang tawag ng ating Panginoong Kristo doon sa makapangyarihan sa lahat ay Ama, eh di ganun din po ang ating itatawag. Kasi kung ibabase po natin dito sa inyong tanong na na makilala natin yung pangalan ng makapangyarihan sa lahat, di ba? Ulitin nga natin yung tanong nito. Hanapin natin yung pangalan na ipinakilala ng Panginoong Hesus. Sino yung ipinapakilala ng Panginoong Hesus? Di ba't yung kanyang Ama? So, tuloy pa tayo sa pagbabasa. May ganito pa hong mga pangungusap at talata sa mga kasulatan na meron pa tayong mababasang ganito. Basahin natin sa aklat pa rin po ng Juan 15:9. Basahin natin, "Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig." Nakita po ninyo? Kung ang ating Panesucristo ay may ganitong pangungusap na kung saan sinasabi niya, "Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama." Nakita po ninyo? Ama yung tawag doon sa kanyang nagsugo sa kanya. Amen po ba? O ito pa isa. Basahin pa natin itong pangungusap na ito. Diyan pa rin po sa Juan 17:5. Tingnan natin. Ano po? "Kaya ngayon, Ama, parangalan mo ako sa piling mo. Ipagkaloob mo sa akin ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa man nilikha ang mundo." Kung papasinin po ninyo, lagi niyang ini-emphasize, lagi niyang ang tawag doon sa nagsugo sa kanya, ito po yung makapangyarihan sa lahat, ito po yung Ama. Ano? Wala na po tayong masaliksik na itatawag na ibang pangalan. Kasi po kung ang Panginoon sa Kristo ang susundin natin, ang tawag niya doon sa nagsugo sa kanya, yung makapangyarihan sa lahat ay Ama, di ganun din po ang ating itatawag. Tuloy pa natin para maging malinaw, no? Para hindi kayo magkaroon ng pagdududa. Kasi marami nagsasabi na may pangalan daw yung Ama. Kaya huwag po kayo maniniwala kung sasabi-sabi. Di ba? Kung sinabi yun ni Hesus Kristo, paniwalaan natin. Eh, hindi yata sinabi yun kung susulpot pa ng ibang pangalan at nagkaroon ng pangalan ang Ama. Kung si Kristo po ay maraming sinalita at maraming isinulat ang manunulat, kung matitrace natin ito sa aklat ng Henesis hanggang pahayag, sana may nakita tayo. Pero dito mismo yung Panginoong Hesus ang nagsasalita. Kaya wala tayong pagdududa na tayo ay maniwala. Diba? Dapat maniwala talaga tayo sa mga sinasabi ng ating Panesucristo. Ngayon, basahin pa natin ito, no? Yung verse 6. Tuloy natin sa verse 6. "Ipinakilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita." Ayun, dito natin makikita. Itong palang sumusunod sa Ama at kinikilala itong Ama, aba ito mga taong hindi walang pagdududa.
na talagang Ama ang itatawag natin sa Kanya. Sapagkat yung taong pinili ng Diyos Ama, ipinakilala ni Jesus. Ang sabi dito sa pangungusap na ito, ipinakilala kita sa mga taong pinili mo. Ang Diyos ang pumili doon sa mga taong susunod sa kanyang pamaraan at utos ng Diyos, ipinakilala yung Ama ni Jesus. Malinaw po ba? Kaya kung sinusunod natin ang salita ng Ama, dahil yung sinasalita naman ng ating Panginoong Kristo ay mula din sa Ama, para dapat nating paniwalaan, ano po? O ito pa, para maging malinaw pa sa atin, na talagang Ama ang itatawag din natin, walang ibang pangalan. Juan 8:50, basahin nga natin ito, no? Hindi ko hinahangad ang sarili kong karangalan. Ang Ama ang naghahangad na parangalan ako ng mga tao at siya ang makapagpapasya na tama ang mga sinabi ko. O, di ba? Ibig sabihin, kung ano yung sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo, tama yun. Malinaw po ba? Kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, paniwalaan natin kung ang tawag niya doon sa makapangyarihan sa lahat ay Ama, ay di ganun din po ating itawag. O, di ba? Sa mga sulat pa rin ni Juan, basahin natin 14:20. Sa araw na iyon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. So, malinaw, kung tayo mananampalataya kay Kristo Jesus at kung tayo sumasampalataya doon sa Ama, eh syempre, ang itatawag din natin ay Ama. Amen po ba? Ngayon, mag-jump na po tayo sa verse 23. Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking salita. Nakita po ninyo? Mahal ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Kung mahal natin ang Panginoong Jesucristo, dapat sundin natin ang kanyang sinasabi. Sinusunod natin ang kanyang mga salita. Kaya kung anong tawag niya doon sa makapangyarihan sa lahat ay Ama, eh yun din po ang ating itatawag kasi sinusunod natin yung salita ni Kristo. Sabi pa dito, mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa kanya. O di ba? Pananahanan, ibig sabihin, sasamahan tayo. Pag mananahan, ibig sabihin po ang salitang yan, makakasama ka sa kanyang kaharian. Kung kikilalanin mo yung Ama. Di ba? Siyempre, dung pagdating doon sa kanyang kaharian, ano ba yung tatawag mo? May pangalan ba yung Ama? Maaring doon ibigay ang pangalan ng Ama kung meron mang pangalan. Pero dito, malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang itatawag natin ay Ama. Mamaya, malininawan po tayo para matawag natin siyang Ama. Bakit po? Kasi nga po, kung anong tawag ng ating Panginoong Jesucristo, yun din ang ating itatawag. Bakit tayo tatawag ng ibang pangalan? Wala namang binabanggit ang Panginoong Jesucristo na ibang pangalan. Lagi niyang binabanggit sa bawat nating hinalukay na mga talata. Bawat pangungusap, nagsasalita ang Panginoon, lagi niyang binabanggit ang salitang Ama. Malinaw po ba? Ngayon, punta naman tayo sa ibang manunulat. Kay Judas naman po tayo, no? Basahin natin sa mga sulat naman ni Judas, chapter 1, verse 1. Mula kay Judas, naalipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, mahal kong mga pinili ng Diyos Ama na maging kanya na minamahal niya at iniingatan ni Jesucristo. So, malinaw po, maging itong mga apostol, si Santiago, si Judas, ang tawag din po ay Ama. Ibig sabihin, naniniwala sila sa mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. E tayo pa kaya? Wala naman tayong alam sa mga bagay na yan, kundi binasa lang natin. Kaya kung ano yung kanilang sinabi, ay di, sundin po natin. Ano po? Bakit po? Kasi ito ang magaganap sa atin. Sumainyo nawa ang higit pang awa, kapayapahan at pag-ibig mula sa Diyos. Ibig sabihin, mula sa Diyos Ama yan. Yung mga bagay na yan. Ngayon, pansinin din natin sa mga sulat naman ni Apostol Pablo. Sa kanya mga sulat, basahin din natin sa 2 Tesalonica 2:16. Alawin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoon Jesucristo at ng Diyos na ating Ama.
So ngayon, nire-representa rin ni Apostol Pablo. Kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, maging doon sa kanyang ama. Malinaw po ba? So walang binanggit si Apostol Pablo na ibang pangalan. So si Apostol Pablo, mas makikita natin na naturuan siya ng ating Panginoong Kristo, kaya ganun din po niya ipinapahayag. Malinaw po ba? Ulitin natin. Alawin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Kristo at ng Diyos na ating Ama. So, ibig sabihin, kung tayo kapwa mananampalataya, ang tawag natin doon sa nagsugo sa ating Panginoong Kristo, yung makapangyarihan sa lahat ay Ama ang tawag. Amen po ba? Ituloy natin ang pagbabasa. Mahal tayo ng Diyos at siya ang nagbibigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At naway bigyan din niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Nakita po ninyo? Yan ang dapat natin gawin. May sasagawa mo lang ito, di ba? Dahil sa tulong ng Diyos. Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at biyaya. Di ba? Pinapalakas tayo, inaaliw tayo ng Panginoong Jesucristo at ng Ama. Di ba? Kaya ang pananampalataya natin sa Ama at sa Anak. Amen? Sasampalataya tayo doon sa nagsugo, doon sa Ama, at doon sa kanyang isinugo na si Jesucristo. Amen? So, diyan lang po tayo nagkakaroon ng malinaw na para makilala natin yung sinasabi mo dito, no? Balikan po natin. Ang sabi mo dito, no? Na gusto mong hanapin natin yung pangalan na ipapakilala ng Panginoon Jesucristo. So, naipakilala na sa atin ng ating Panginoon Jesucristo doon sa nagsugo sa kanya, yung makapangyarihan sa lahat, ang tawag niya ay Ama. So, ganoon din ang ating itatawag. Ano po? So, ngayon, idagdag pa natin ito. Sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo sa aklat naman ng Galacia 1:1. Mula kay Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito. Ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamagitan ng tao, kundi sa pamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya. Mula sa kamatayan, mahal kong mga kapatid sa mga iglesia diyan sa Galacia. So malinaw po, Ama din po ang tawag ni Apostol Pablo doon sa nagsugo. Ama din po ang tawag ni Apostol Pablo doon sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So malinaw po ba? At ngayon ituloy pa natin sa verse 2 para mas maganda at malinaw pa. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Saan po manggagaling yung biyaya at kapayapaan? Manggagaling sa ating Panginoong Jesucristo at doon sa kanyang Ama. So malinaw na po ba yun? So napakaganda po na kung saan ay naipakilala ng ating Panginoong Jesucristo yung Diyos Ama. Malinaw po ba? O isa pa, dagdag natin ito. Efeso 1:17. Hinihiling ko sa Diyos ang dakilang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Nabigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. Kapag hihiling ka at dadalangin ka, katulad ni Apostol Pablo, ang kanyang panalangin doon sa dakilang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Ano sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga panalangin? Nabigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo ninyo pa siyang makilala. Nakita po ninyo? Kasi kung wala tayong paggabay ng banal na Espiritu, kasi ang nagpapahayag para makilala natin ang lubos ng Diyos Ama sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Amen? Sapagkat ang banal na Espiritu ay nagtuturo ng katotohanan. Yan po ang malinaw. Amen? At ito pa, para makita natin ang kadakilaan ng Ama. Pahayag 3:5. Ang magtatagumpay ay bibihisa ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipakikilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. So malinaw. Kung ikaw ay tagasunod ni Jesucristo, ipapakilala ka sa kanyang Ama. Amen?
O yan, nakilala ba natin yung makapangyarihan sa lahat? Yan, ipapakilala. Ang kagandahan, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan, nakalista pa ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nabibigyan ng buhay na walang hanggan. Diba? Kaya kailangan natin magtagumpay. Ang sinasabi dito, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit. Ano po yung puting damit? Yung damit natin ito, diba? Hindi yung physical na damit, kundi yung ating katawan na nabubulok, na mamatay. So, bibigyan ka ng panibagong damit ng iyong kaluluwa na walang kabulukan, walang kamatayan. Yung ibig sabihin po diyan, bibihisan ng puting damit. Yun ang ibig sabihin diyan. Yung ibibihis sa ating puting damit, yung walang kabulukang katawan na may kamatayan. Amen? Kaya ang pangako ng Panginoong Diyos sa mga bibigyan ng buhay na walang hanggan, kailangan talaga sumunod tayo. Kaya para maging tagasunod tayo ni Kristo, sundin natin ang lahat ng mga pamaran at utos ng Ama na ibinigay sa ating Panginoong Kristo. Nang sa ganun, tanggapin natin yung biyaya niya na buhay na walang hanggan. Kaya ito, ang sabi ng Panginoon sa atin, kung itutuloy natin sa verse 6, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Kaya tayo, tinatawag na iglesia, tayong pong mga mananampalataya, tayong tagasunod ni Kristo, tinatawag na iglesia. Hindi yung iglesia na itinayo ng mga tao, no? Hindi ito iglesia na kung saan ay church building. Kundi ang kahulugan ng iglesia, mga tagasunod ni Hesus Kristo, sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Ito po yung tinatawag na iglesia na kung saan pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Nagsasabi ng katotohanan. At tayo namang nasabihan ng katotohanan, nagpapahayag tayo ng katotohanan. Walang kasinungalingan. Malinaw po ba? So yan ang napakagandang paliwanag yan. So nakikilala ba natin, kaibigan na kung saan ito ang tanong mo, no? Kaibigan Felix, malinaw po ba? Nahanap na ba natin yung pangalan na ipapakilala ng Panginoon sa Kristo? So naipakilala na sa atin, ang daming talata. So i-recap ninyo, ulitin ninyo para mabaybay nyo uli yung ating nakuhang mga talata o mga salita mula sa Banal na Kasulatan. Ipinakilala na ito sa atin ng Panginoon sa Kristo, yung po ang itatawag natin ay Ama. Wala nang ibang pangalan. Malinaw po, kasi ipapakilala tayo sa Kanyang Ama. Amen? So ngayon, idagdag pa natin itong huli kong nahanap. Sabi nyo, hanapin, di ba? So matyaga ako naghanap. Ano po? Kahit dito ako ay hindi nyo binabayaran. Kasi nga po, wala namang bayad ang aral at turo. Tayo po ay nag-aaral at nagtuturoan, pero gumagamit tayo ng platform kay YouTube para makarating sa buong mundo ang ating inaaral. Ano ho? At makatanggap kayo ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa ganoon, hindi tayo madaya. Alam natin kung ano yung itatawag natin doon sa makapangyarihan sa lahat. Doon sa nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo, ang itatawag natin ay Ama. At ito pa, ang huling talata na may bibigay ko sa iyo, pahayag 3:21. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Nakita po ninyo? Napakaganda ng pangako ng Diyos. Kailangan natin magtagumpay para makasama doon sa kaharian ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo at ng Kanyang Ama. Yan po. Sana kung kayo po'y naliwanagan na walang pagdududa sa ating pong napag-aralan, kaya lang po, humihingi ako sa inyo ng pagsuporta sa ating channel. Ang ating channel, God's Word, Read Scriptures. Kaya ilike mo na ang video ito, mag-subscribe ka na rin, at i-click mo na rin yung ring bell button. Okay? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Muli nating ibalik sa Diyos, Ama, ang kapangyarihan, kapurihan at kadakilaan maging sa Kanyang anak na si Hesukristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.